At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Bisi Basura, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyo mga apo. Andito na naman ang Lola Sela niyo na maghahatiin na magandang kwento. At ang kwento po natin sa gayon ay isang batang ang hilig ay magtapon at magkalat ng basura. Mga apo, dyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Bessie anak, bumangon ka na dyan. Papasok ka pa. Malate ka sa school mo. Sige na. Bangon ka na dyan. Ay naku anak, ano naman ginawa mo dito sa silid mo? Ang daming kalat. Ang gulo-gulo. Lahat yata pinagtatapon mo dito. Sige na, bumangon ka na dyan. Nakanda na rin ang pagkain mo doon sa lamesa. Opo, gigising na po ako. Sige ah, iligpit mo yung mga kalat mo dito sa sahig. Dalhin mo, bangon ka na. Opo, Nay. At gigising na nga eh. Sige, lalabas na ako dito sa kwarto mo ha. Opo, Nay. Lumulat ka na. Opo. Ay, naku. Ang dami ko palang kalat. Teka. Adam ko nang gagawin ko. Linisan ko daw itong silid ko, sabi ni Inay. Madali lang yan. sige, siksik ko lahat dun sa ilalim ng kama ko. Di madali. Lahat ilalagay ko sa ilalim ng kama ko. Ayos! sige, kunin ko lahat ang mga basura dito. Dito kayo mga basura ko, ha? Ayan, wala na. Ayos! Ang galing ko talagang mag-isip! O anak, nailigpit mo na ba yung pinagtulugan mo? Opo. Tapos ko na pong niligpit, Inay. Siya nga pala, yung sulat mo para sa tatay mo, natapos mo na ba? Di pa po eh. Ay, ganun ba? Oh, itong kanin at pritong itlog. Hati na tayo dito, ha? Opo, Inay. Salamat po. Teka, ang haba yata yung ginagawa mong sulat mo para sa tatay mo. Eh, hanggang ngayon, hindi mo pa natapos. Kailangan tapusin mo na, anak, para maihulog na natin at umabot yan para sa birthday ng tatay mo. Ha? Opo, alam Inay. Mo, ang mga OFW may matatanggap silang sulat, maligaya na sila. Opo nga, sisiguruduin ko po na matatapos ko po yon. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Sige, kumain ka ng kumain, ha? Ubusin mo yung nasa pinggan mo, ha? Huwag kang magtitira dyan. Sige na, bilisan mo na. Opo. Late ka na, oh. Anong oras na? Ay, oo nga po. Naku po, yung ketchup. Nabahiran po yung kamay ko. Ikaw kasi. Oh, punasan mo yung kamay mo. Opo, Inay. Bakit mo pinunas dyan sa mantil natin? Kumuha ka ng tawel na pamunas, hindi dyan. Ha? Tingnan mo yung mukha mo na lagyan ng ketchup. Ah, ganun po ba? Ikon, Inay, alis na ako. Di ko naubusin dito. Ano? Babay, Nanay. Sige, mag-ingat ka. Ay, naku. Hindi na niya naubos yung pagkain niya sa pinggan niya. Ako rin, tatapusin ko na rin itong kinakain ko. May pupuntan pa ako. Pupunta ako dun sa kumari ko para maningil ng utang.
ko. Daanan ko na nga si Beto. Wala akong kasama papuntang school. Malapit na ako sa bahay nila. Ay, naku. Datanang-datanang naman si Inay eh. Kala mo, laging nagmamadali. Betong! Betong! Pasok na tayo, halika na! Betong, huwag ka nang malikot dyan! Oh, dyan na ako! Oh, andito na ako. Huh? Ingay-ingay mo. Eh, paano di ako mag-iingay? Mainit kaya dito sa labas. Sobrang init eh. Di ka naman naliligo. Ayan, pati buhok mo. Di ka nagsuklay. Ay, naku naman. Ay, ang dami mong alam. Lika na! Ay, naku, ingay mo. Baka sabihin ng mga kapitbahay, naubya kita. Excuse me, Bitong. Ilang taon na ba tayo para sabihin mo yan? Bata pa tayo. Para mag-isip ka ng ganyan. Ito, kung magsalita, parang binata na. Di pa ata natutuli eh. Dami mo sinasabi, pero lang yun. Oh, ito, Pakwan, inalhan kita. Kakainin natin habang naglalakad tayo. Ikaw, Pakwan, ang dala ko naman, butong Pakwan. Halika na nga. Patuyuin mo yung butong Pakwan tapos itanim mo. Ha? Ganon? Ayan na nga oh, kinakain mo na ang buto. Halika na nga, mamaya malate pa tayo. Halika na, daldal mo eh. Bala, manood tayo mamaya ng palabas, Redford White at Babalu, kasi may nirentan si Inay na CD. Eh, check, nakakatawa yun, Besi. Talaga naman, nakakatawa. Di boring, baka corny. Eh, hindi, Babalu yun. Corny bang mga pelikula nun? Malay ko, sa Babalu na yun, di ko nga alam. Ngayon lang ako manunod ng pelikula nun eh. Ay, naku. Tignan mo na lang mamaya, manood ka lang. Oh, ano ka ba? Bakit mo tinapon yung buto ng Pakwan na pinagbalatan mo? Sorry, ikaw din kaya binabato mo din yung buto ng Pakwan na nakukuha mo. Oh, mga bata, bakit ninyo tinatapon sa kalsada ang mga pinagkakainan ninyo? May basurahan naman dito ah. Bakit hindi nyo dyan itapon? Sorry po, ma'am. Ah, ikaw naman. Ha? Teka, may naisip akong gawin dito sa Pakwan na nasa kamay ko. Ano kaya? Aasarin ko itong basurera at tagalinis ng kalsada. Ah, okay. Uy, bakit mo tinapon? Dali, halika na. Tagba na tayo, dali! Ay nako, mga salbahing batang mga tua, bumalik kayo dito, mga bata! Oh, mga bata, magpakabait kayo ha. Sundin ninyo ang mga magulang ninyo. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ninyo sa bahay. At ang mga gagawin ninyo sa loob ng bahay ha. Tulungan ninyo ang mga magulang ninyo. At sana, gawin ninyo ang mga natutunan nyo dito sa school ha. Mga magagandang asal na itinuro ko sa inyo. Opo, ma'am. Oh, paano? Alis na tayo. Huwag pumunta kung saan-saan. Diretso sa bahay. Ah, siya nga pala. Ikaw, Lloyd, ah. Ikaw nang bahala dito, ha? Opo, ma'am. Ah, yung padlak ng silid. Padlak mo. Opo. At pagkatapos niyong maglinis, magpahinga muna kayo, ha? At pag pinawisan kayo, punasan opo ninyo ang inyong likuran. Opo. Oh, sige, opo, kids, mauna na ako sa inyo. Bye, ma'am! Bye po! Ingat po kayo, ma'am! Anong ginagawa mo dyan? Opo! Ha?
alis. Pagkatapos, uy na tayo. Bilis na, Betong! Bilisan nyo! Uy, anong ginagawa mo? Ba't mo itinatagong mga dumi at palikabok dyan? Shhh! Huwag kang maingay, Betong. Tingnan mo, oh. Malinis na. Uy, Bessie, madumi pa din. Nilagay mo yung dumi sa gilid, oh. Tingnan mo. Makikita ni Ma'am yan. Naku, okay na, malinis na yan. Dali mo na, Betong. Tingnan mo, marumi. Hala, magagalit si Ma'am yan. Makikita yan. Ay, naku, okay na yan. Oh, isa pa, di niya alam na inilagay ko dyan. Diyos ko naman, wala siya dito eh. Maglalaro pa tayo. Kaya ikaw, Lloyda, halika na. Teka, andito yung gamit ni Mama. Ha? Kailangan na ibigay natin sa kanya. Nalimutan siguro ni Ma'am na dali dito. Wag na! Bukas, papasok naman yun eh. Iwan na lang dito. Pero baka kailangan niya to. Mga class record ito. Tingnan mo. Oh, gusto mo, ikaw ang magdala. Idamay mo pa kami. Lita nga, halika na, Betong. Maglalaro na tayo. Sandali. Hindi ko alam ang bahay ni Ma'am. Samahan niyo ako. Ay, sige na nga. Busy, ano? Samahan natin si Lloyda para tumaas yung reach natin kay Miss Kalinisan. Wow! Oo nga, no? Magsisip-sip tayo kay Ma'am. Tapos, maging picture spit tayo. Tayong tatlo. Ha? Ganon? Ikaw, Betong, ang dog. Ako ang cat. At ikaw, goldfish. Diba? Liga nga, bilis! Uy, Bessie, isusuli lang natin ito pero walang kapalit na hihingin, ha? Kaya kung makaiwan kayo ng gamit nyo, huwag nyong iwan dito. Dapat isauli sa may-ari, ha? Sige na, samahan nyo ako sa bahay ni Ma'am. Ibibigay natin to para wala siyang masabi. Ay, sige na nga. Lika na nga, Betong. Ah, Lloyda, ilak mo yung pinto. Sige, sige, lumabas na kayo. Oh. Ilalak ko na itong pinto. Kasamahan ka namin. Ayan, sarado na. Dalian natin! Punta na tayo sa bahay ni Ma'am Kalinisan. Oo, dalian mo dyan, Lloyda. Aso, malapit na tayo sa bahay ni Ma'am. Ay, nandito na para tayo. Sige, yeah. Tawag ka. Sige, tao po. Tao po. Tao po, Ma'am Kalinisan. Ay, nako. Kayo pala. Bakit nandito kayo? Ay, kasi Ma'am, naiwan niyo po yung gamit niyo. Kaya dinala namin dito. Baka, kako, may gagawin kayo dito. Ah, oo. Kanina ko pa nga ito hinahanap eh. Salamat talaga sa inyo, ha? Kanina ko pa nga ito iniisip eh, kung saan ko naiwan. Ay, salamat mga abata, ha? Ay, Ma'am, wala pong anuman. Teka, bakit di muna kayo pumasok sa loob ng bahay? At nang makapag-merienda kayo. O, sige, merienda daw. Oo, naghanda ako ng yema at pastillas para sa inyo. Talaga, Ma'am? Merong pagkain? Wow, may yema! Dali niyo! Huwag na kayong mahiya. Ayun, sa loob, huwag na kayong mahiya. Meron, Ma'am! Meron! Ako, ang sarap ng pastillas. At tignan mo, ang ganda ng bahay ni Ma'am. Oo nga. At ang linis-linis. Parang nakakayang tumapak sa sahig sa linis. Tapos, nakakaya pang magkalat dito. Huwag kang magkalat, ha? Kalat dito. Mamaya, hingi tayo kay Ma'am ng pabaon. Ibibigay ko sa nanay ko. Sigurado, magugustuhan niya ito. Hoy, pwede ba? Huwag kang ganyan. Nakakaya ka.
Uy, Betong, anong ginagawa mo dyan? Di ba sabi mo, bawal magkala sa bahay ni Ma'am? Oh, pero tingnan mo si Betong, oh. Nagkakalat. Nakakaya kay Ma'am pag nakita niya. Muna, sige na. Naku, sarap pala nito. Basta, ingi tayo kay Ma'am ng ganito. Masarap yung yema. Uy, Betong, ano ka ba? Yun ang pinagkainan mo, oh. Huwag mong ikalat dyan. Ilagay mo dito sa may basura para hindi makalat. Nakakaya kay Ma'am. Oh, tingnan mo, gayaan mo ito. Ang linis-linis ng bahay. Tapos magtatapon ka ng dumi mo dyan. Laka. Oh, ito, basura. Oh. Sige na. Hirap linisan. Ay, oo nga. Ang hirap-hirap linisan yan talaga. At isa pa, di na kailangan na linisan pa yan. Kasi malinis na. Wala namang nakakakita sa mga laman yun eh. Ikaw, Lloyda, huwag ka magsusumbong na. Nilagay ko dyan yung mga kalat, ha, yung balat ng yema. Ano ba ito? Ipunos ko dito. Uy, uy, bestie, wag! Nagdumihan yung upuan ni Ma'am! Alaka! Wala namang nakakakita eh. Huwag kang magsipsip, ha? Walang magsusumbong kay Ma'am. At ikaw, Lloyda, huwag kang magsusumbong. Kasi magkakaibigan tayong tatlo. Ah, mga bata. Opo. Ayan. Iyuhin nyo lahat. Tigi sa kayong lahat ng kahon. Oh, grabe. Ang sarap. At may bigay pa kayo, Ma'am. Thank you. Ang sarap talaga nito. Buti na lang at may bigay kayo. Hihingi pa sana ako, eh. Ah, Ma'am. Magpapaalam na po kami. Uwi na po kami. Baka hinahanap na kami ng nanay namin. Mag-ingat kayo sa daan, ha? Baka magabihan pa kayo. At huwag kayong mag-away. At isa pa, pagkabait kayo, ha? Opo, Ma'am. Bye-bye po. Uwi na po kami. Bye-bye. Kalat dito. Naku naman, ang mga batang yun, oo. Mga pinagkainan nila. Bakit ipang nilagay nila dito sa sofa? May mga mantsa ng mga, ay naku, wrapper ng candy siniksik dito sa sofa. Ay naku, pati ito, pinagpunasan pa nila. Ay, mga salbaing batang mga yun. Pinakain ko na nga eh. Nilinisan ko tong bahay ko, tapos ganito lang. Ay, naku. Sino kaya sa kanila ang nagpunas dito sa sofa? Nagsiksik ng mga candy wrappers. May gagawin ako sa mga batang yun. Lalo na si Bessie, na napaka-antipatika. Grabe, parang maldita ang batang yun. Ay, bukas, may gagawin ako. Oo, bukas, humanda ang batang yun. Ano kaya ang kahantungan nang ginagawa ni Bisi? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bisi Basura! Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos
Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.